And welcome to my channel. I am Julmar Mundanino and I am a teacher. Today, we'll be talking about our GSI refund. Kung pusta na nga ba yung ating refund na iniintay nung kinaltas last March? Anong petsa na? At hanggang ngayon ay wala pa rin nangyayari sa ating refund. Kaya, mga kaguro, ating pag-usapan kung bakit nga ba wala pang refund hanggang ngayon. Pero bago yan, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa ating channel. Ayan, click lang at mag-hit ang notification bell para lagi kayong inform sa mga bagong video natin ilalabas. Isa ka ba sa mga hindi pa nakatanggap ng refund? Kung oo ang sagot mo, pareho tayo. Kaya sa lockdown mga kaibigan, nagkaroon tayo ng moratorium for 3 months at saka inutang ng GSIS yung 1 month sa March at sinasabi na kanila daw i-refund bago sumapit ang July or August. Lahat tayo nag-expect talaga na mayroong refund na babalik sa atin. Pero, ang nangyari mga kaguro, wala tayong natanggap hanggang sa ngayon. Bakit kaya hanggang ngayon ay wala pa tayong refund? Sabi naman ng GSIS mga kaguro ay talagang mayroon tayong refund na matatanggap. Kaso, depende yan kung tayo may arrears sa ating account doon sa kanila. Ang tanong mga kaibigan, yung ilang buwan na hindi tayo nakapagbayad ng ating utang sa GSIS ay magre-reflect doon sa kiosk bilang arrears. Yun ba ang basihan kaya hanggang ngayon hindi pa tayo nakatanggap? So ang sagot dyan mga kaguro, dapat hindi sana yung basihan kasi base sa inilabas na memorandum ng GSIS, yung ilang buwan na hindi nakanta sa atin noong April at saka June at July ay hindi magre-reflect sa arrears doon sa ating kiosk mga kaguro. Ngayon, bakit hindi pa rin tayo nakakatanggap ng GSIS refund to March? Dito sa amin mga kaguro, mayroon kami pagtataka bakit nga ba yung iba ay nakatanggap na at yung iba naman ay hindi pa. Diba, pangako ng GSIS na lahat ng refund ay ng March ay ibabalik sa atin. Bakit marami pa rin ang hindi nakatanggap mga kaguro? So, yan ay issue na dapat sagutin ng GSIS kasi marami ng mga kabaro natin na umaasa doon sa refund ng sa March. Yung iba na, di ba? Binenta na para lamang magamit yung refund sana. Kaso, hindi nag-swap sa kanilang mga plano ang mga bagay-bagay. Hanggang sa ngayon, yung kanilang utang na sana ay nabayaran na dahil doon sa refund ay hindi pa nabayaran. Kailan kaya natin matatanggap mga kaguro yung GSIS refund na ating pinaka-asam? Masakit man sa para sa atin mga kaguro, no? Pero kailangan nating talagang kunin yung refund. Napaka-unfair naman na yung iba ay nakatanggap at yung iba naman ay hindi. Bakit kailangan pa isa-isang kumontak sa GSIS para mag-grant yung refund mo? Di ba nakasystem naman yun na kapag mayroong refund ay agad na ay babalik sa'yo? Ang kaso nga lang mga kaguro ay masyadong matagal yung kanilang refund na dapat sana ibinalik sa atin. Siguro kung nasa business sector ka, yung ilang buwan na hindi na ibalik yung pera mo sa utangan mo ay maaari mong magamitin para magkapera ka ulit. So sana hindi ganun na nangyari sa GSIS. Yung pera natin na sana i-refund sa atin ay hindi nila in-invest sa ibang bagay mga kaibigan. Kasi nakakasakit isipin mga kaibigan na ang sobrang tagal ng kanilang pag-refund. Siguro aabot pa ito ng December. Kung kailangan pa ba talaga na isa-isa mag-email doon sa GSIS office? Wala bang ibang paraan tulad ng bakit hindi lang muna ikaltasan yung mga hindi bigyan ng refund for next salary? Pwede naman yun, di ba? So, yung iba ay lagi nagtatanong mga kaguro kung kailan kaya darating yung refund na ating pinakaasa. Yung iba ay pabalik-balik doon sa ATM machine para mag-inquire. Sabi nga ng iba ay naubos na yung kanilang balance doon na 100 pesos. Ngayon nasa 50 na lang. Sa kaka-check ng balance, wala pa rin pumapasok na pera.
mayroon namang mas madaling paraan mga kaguro para hindi kayo nag-aksaya ng oras papunta doon sa ATM machine. Maaari nyong gamitin ang GSI Sport. So ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano i-check yung ating refund kung pumasok na ba o hindi pa sa ating account. Tara, samahan nyo ako at ating alamin kung paano ito gawin. Tara! Narito ang procedure kung paano ito gawin. Una, kailangan mong pumunta doon sa Google Chrome at i-type mo yung GSIS mo sa kanilang browser at lalabas yung GSIS mo login page. So dito ka papasok, i-click mo yung GSIS mo login at dadalhin ka doon sa kanilang site. So dito ating makikita mga kaguro na ang kanilang webpage ay mayroong kanilang official logo, mayroong title ng kanilang company or kanilang agency, at saka naroon din ang login form. Para naman sa mga hindi pa nakapagrehistro dito sa GSIS mo website, so maaari kang makapagrehistro dito. I-click lang ang sign up at dadalhin ka doon sa registration form. Tayo ay nasa registration form ng GSIS mo. So dito nangangailangan ng BP number at saka date of birth. So ang mga ito ay maaring makikita doon sa iyong mga documents. Yung BP number ay makikita sa inyong ID kung nandyan na yung ID sa GSIS. E kung wala naman, maaari kayong humingi doon sa inyong information officer. Tandaan mga kaguro, sa pagpaparehistro, fill in all the required data such as your BP number and birth of date. Please ensure to keep and remember your BP number since BP number is required to log in to GSIS mo. Kung ikaw ay tapos nang makapagrehistro, maaari ka nang bumalik doon sa login page. Ilagay lang sa user ID ang iyong approved BP number at yung password na iyong ginawa. Sa pagpasok mo sa iyong account, iyong makikita ang iyong pangalan, tabi ng logo ng GSIS, at iba pang impormasyon. Sa bandang kaliwa, iyong makikita iyong mga menu. So dyan sa menu, mayroong home, member profile, loan record, claim record, pension record, tentative claim, loans application, change password, at saka logout. So under sa menu, doon ka pupunta sa claim record. So yung makikita sa claim record, mayroong iba't ibang sub menu. So hanapin mo yung refund, tapos i-click mo yung refund. Pag na-click mo na, dadalhin ka doon sa iyong account sa refund. Kung inyong mapapansin mga kaguro, dito sa aking account ay nakalagay wala pang transaction na nangyari doon sa aking account. So ibig sabihin, wala pang laman yung ating ATM. So maghintay tayo kung kailan magkakaroon ito ng data. Kapag may data na ito, ibig sabihin, handa ka na para sa pag-withdraw ng iyong pera doon gamit ang iyong ATM. Maaari mo ring i-check ang iba mong mga benefits or ibang section ng portal para malaman mo kung ano yung mga benepisyo na maaari mong maklaim mula sa GSIS. Kapag wala ka ng ibang gawin dito sa iyong account, so huwag kalimutang mag-log out para hindi makuha na ibang mga user yung inyong impormasyon. So laging tandaan, ang GSIS mo portal ay
personal mong pag-aari, so wag mong i-share ang data mo doon sa iba para hindi yan ma-hack. Baka malaman mo na lang na may transaction na nangyari sa inyong account na hindi ka gumagamit ng mga benepisyo mo yun. Ayan mga kaguro, naway mayroon kayong napulot na aral sa ating talakayan ngayon. Ngayon alam nyo na kung paano i-check yung inyong refund mula sa GSIS at hindi na kailangan pa pumunta doon sa mga ATM machine. So para naman sa management ng GSIS, maayos yung aming pagbabayad sa inyo. Sana naman, pantay-pantay yung trato nyo sa lahat ng inyong mga kliyente. No? So maraming umaasa sa pera na sana aming matatanggap sa mula sa aming March na refund. Huwag sanang maantala pa ito at abot pa ito ng December at sana makarating ito sa kinauukulan na bigyan nyo ng pansin itong problema na ito dahil hindi lang ito usapin ng pera na may balik sa amin kung usapin ito ng integridad ng inyong servisyo. Umaasa kami na magiging maayos ito at hindi naaabot pa na marami pa ang magsasakripisyo at magprovisyo dahil sa pagdiligin ng refund. Ayan mga kaguro, naway marami akong nasabi ngayong araw na ito at yung aking mga sinabi ay sana nagkaroon ng magandang punto. Okay, so maraming salamat po sa panonood ng aking channel at huwag niyong kalimutang mag-subscribe para malaman ninyo kung mayroon ba akong bagong video na i-upload. Hanggang sa susunod na pagkikita, maraming salamat at God bless you all. Mabuhay tayong lahat. Bye-bye!